Hello guys, welcome back to Lynn Charisma Channel. At kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito. And syempre, bago ang lahat, gusto ko muna mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ngayon guys, ituturo natin paano nga ba mababaliw sa kakaisip ang taong iyong minamahal. Mapamalayo man kayo sa isa't isa at yung tipong kahit malayo kayo at pwede rin na kayo ay magkalapit, pero higit sa lahat ay para ito sa mga LDR. Paano nga ba na yung tipong kahit malayo kayo ay ikaw lamang ang kaniyang nasa isipan palagi, hindi ka mawawaglit sa kaniyang isip, napakasimple lang ang pamamaraan, no, upang hindi tayo mawaglit sa isipan ng ating mga partner, sa ating mga minamahal, lalo-lalo na nasa malayo. At hindi lang ito para sa mga LDR, pwede rin ito sa mga magkalapit. And syempre, pwede ito sa mga babae to babae, lalaki to lalaki. And ayun, ang aking isishare ngayon, paano na mapamahal siya at mabaliw siya sa kakaisip sa iyo. Yung tipong kahit gaano karami ang kanyang trabaho, gaano niya kabisi, ngunit nandyan pa rin yung isip niya sa iyo, hindi ka mawala-wala. Kumbaga, kahit anong gagawin niya na aaliwin yung sarili niya, mag-happy-happy siya, pero yung nilalaman ng kanyang isip ay ikaw pa rin. Diba, napapansin niyo minsan, tayo kahit gaano natin kasaya, gaano tayo ka-enjoy, pero meron talagang tao na hindi mawala sa ating isipan yun. Sasabihin natin, sana kasama ko siya. Sana nandito rin siya para masaya kaming dalawa. Meron ganun. Kaya yung ating gagawin ngayon, ito rin ay nakabis na paano din na maalala ka palagi. And syempre, hindi lang ito para sa isipin kanya, pwede rin ito, kumbaga, ang iyong karelasyon ng lalamig na sa iyo. Gawin mo rin ito upang maibalik yung dating pagmamahal niya sa iyo, na yung dati ay sobrang napakalambing niya, napakasweet niya sa iyo, na tipong mahal na mahal ka, yung tipong parang kayo lang dalawa sa buong mundo, parang kayo lang dalawa na nagmamahalan. Ngayon, kung napapansin mo, ang iyong karelasyon ay medyo nang lalamig na, parang napapansin mo na nag-iiba na, gawin mo ito upang maibalik yung dati niyang pagmamahal sa iyo, na maging masaya kayo at yung hindi ka na nasasaktan na naglalaro yung isipan mo na baka may iba na siya. So, may pamamaraan tayo upang ang karelasyon natin ay magstay sa atin. Huwag natin hayaan na ang ating karelasyon, kumbaga, baka hindi rin natin napansin, nagkulang tayo. Kailangan na tanggapin din natin kung ano ang meron. Baka nagkulang tayo kaya nagkaganon sila. Baka nawala yung atensyon natin sa kanila kaya naghanap sila ng ibang magbibigay ng atensyon sa kanila. Kaya huwag natin hayaan yung ganon, kahit na wala tayong time sa kanila, wala tayong masyadong attention sa kanila, is nagstay pa rin sila sa atin. So gawa natin ng pamamaraan upang yung tao pinakamamahal natin hindi mawala sa atin. Paano nga ba? Napakasimple lamang. Siyempre, bago natin ito gagawin ang lahat, ay kumuha muna tayo ng kagamitan. Ano nga ba ang mga kagamitan ng ating kakailanganin? Una, kumuha tayo ng clear na nagharapon. Kailangan clear at babasagin. Kailangan lang talaga babasagin na garapon. Huwag kayong gumamit ng plastic dahil mahina ang energy ng plastic
ang clear talaga or ang garapon talaga na babasagin ay mas magandang gamitin para sa mga spell. Ayun, kahit anong size ng garapon, mapamaliit or malaki, walang problema any size kung ano ang meron ka. Hindi naman kailangan na ganito. Sobrang laki na rin kasi itong gamit ko. Basta kumuha kayo ng baso or garapon na kahit anong size, walang problema. And kumuha din tayo ng isang dahon ng laurel. Kumuha tayo ng papel, ng puting papel, ng kahit ano ang meron ka dyan na papel, ay walang problema. And panulat ng kahit anong kulay ay walang problema. And kumuha ka din ng kaunting asin. Mamaya, sasabihin ko paano at ano ang gagawin sa asin. Ngayon, ang gagawin natin, ang gagawin mo sa papel ay isulat mo ng isang bisis lamang ang pangalan at apelyido ng taong iyong karelasyon. Kailangan na alamin mo talaga kung ano ang tunay niyang pangalan, lalong-lalo na kapag kayo ay LDR. Pangalan niya at apelyido, and i-make sure mo talaga na correct talaga ang kanyang pangalan at apelyido para maano natin. Ngayon, kapag nasulat mo na ang gagawin mo dito rin sa dahon ng laurel, isulat mo din ang pangalan at apelyido ng taong iyong karelasyon. And again, sa mga nagtatanong sa akin, sis, kung paano wala kaming dahon ng laurel, ano ipalit namin sa dahon ng laurel? Ang ipalit ninyo sa dahon ng laurel ay bawang. Dahil ang bawang at ang dahon ng laurel ay isa din sa mga blockbuster na nagpapatupad ng mga kahilingan natin. Kaya kung wala kayong dahon ng laurel, is kumuha kayo ng bawang and ganun din sulatan ninyo ng pangalan at apelyido ng iyong karelasyon. Sulatan mo lang pangalan niya at apelyido ng iyong target. And ayun, pagkatapos mong sulatan, kapag nasulat mo na, ang gagawin mo ay ilagay mo lang ito dito sa loob ng ating garapon. Ngayon, kapag nandito na sa loob ng garapon ang iyong mga sinulatan, yung papel at dahon ng laurel, isipin mo muna ang taong iyong target. Kumbaga, isipin mo ang kanyang mukha. Isipin mo muna, pumikit ka muna at isipin mo ang kanyang mukha. Kumbaga, i-visualize mo na parang sa pagpikit mo ay nakikita mo ang kanyang mukha. And ayun, kapag nakita mo na or na-visualize mo na sa iyong isip na nakita mo na yung mukha niya sa iyong isipan, ngayon, kausapin mo ang garapon. Kausapin mo ang garapon and mag-focus ka lang talaga na isentro mo talaga sa kanya ang iyong isipan. Ngayon, kausapin mo itong ating garapon. Sabihin mo, una, pangalan niya apelyido. Sabihin mo, ikaw, pangalan niya apelyido. Hindi ako mawawala sa iyong isipan. Iisipin mo ako palagi at maging patay na patay yung nararamdaman mo sa akin. At ayun, humiling ka pa ng humiling, hindi lang ay kunti lang. Kailangan mas maganda na marami kang kahilingan, marami kang sasabihin dito sa loob ng garapon, kaysa maiksi lang. Kailangan na marami kang, mas maganda talaga na maraming kahilingan at galing talaga sa iyong puso. Kailangan galing talaga sa iyong puso kung paano mo ka gusto na hindi ka mawala sa kanyang isipan. Kailangan lang talaga na hindi ka talaga mawala sa kanyang isipan at maibalik or hilingin mo na rin dito. Halimbawa, ang iyong karelasyon ay nang lalamig na. Hilingin mo dito hilingin mo dito na bumalik na ang dati niyang pagmamahal. And again, huwag nating kalimutan na maglagay tayo ng kaunting asin dito, kahit isang kurot lamang. Or kunti, basta kahit isang kutsara na maliliit na kutsara, ilagay mo dito para pang patanggal or pang panguntra malas. Pang panguntra, baka may kukuntra, kaya lagyan natin ng asin. Ngayon, kapag natapos ka ng humiling dito, ay takpan mo lamang ito. Takpan mo at sis, kung saan namin ito ilagay. Ilagay mo ito
kahit sa lugar na kung saan walang pwedeng makakakita nito. Ilagay mo lang ito doon, hayaan mo lang. Pwede rin sa, pwede sa iyong cabinet, pwede sa ibabaw ng iyong cabinet or sa ilalim ba ng iyong kama. Yung iba nagtatanong kung pwede ba sa loob ng malita. Yes, pwede sa loob ng iyong malita. Basta walang makakakita para ma-safety tayo or hindi makontra kung may makakakita. And ayun, kailangan lang talaga na kapag gagawa ka ng spell, huwag mo laging iisipin yung talab. Huwag mong madaliin ang talab dahil kung sayang tatalab, maghintay ka lang. Dahil ang talab kasi is nakadepende sa iyong pag-focus, sa iyong paggawa. Meron kasi na minutes lang, araw, or oras lang ay tumalab ka agad. Nakadepende sa iyong paggawa na gaano ka ka-focus. Kasi kapag lagi mong iniisip ang isang ritual na ginagawa mo, tapos giniisip mo lagi ang talab, mas lalo yung tatagal tumalab sa iyo. Kumbaga, nananadya ang ating ritual. Nananadya siya. Kaya wag mong laging isipin. Mas maganda na pagkatapos mong gawin ito, humanap ka ng iba mong gagawin. Humanap ka, aliwin mo yung sarili mo. Gumawa ka ng anong tatrabuhin mo sa loob ng iyong bahay. Aliwin mo yung sarili mo. Magpa-music ka. I-relax mo yung isipan mo. Huwag mong laging isipin ang talab dahil magugulat ka na lang na ayun na nagpaparamdam na ang iyong target. And ayun guys, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba para ma-replyan ko kayo. And bye-bye everyone. God bless us all.